Hi guys, so quick content lang tayo about Monster Infinite since malapit na yung marketplace launch. Nagawa lang ako ng infographics based dun sa mga nakuha natin na information from Monster Infinite about bakit daw magpapump yung money in the future. So yung reason daw dito is circulating supply of money tokens will reduce drastically. And kung titingnan natin yung formula na nandito sa slide ngayon, circulating supply na available for trading then times the market price, yun na yung market cap value. And kung ikikip natin yung value ngayon ng Monster Infinite, possible na kung tataas yung price, bababa naman yung circulating supply ng money. And if we lower the circulating supply of money by 50% while adding the other 50% to staking treasury or non-circulating, so talagang pwedeng tumaas yung price ng money. Well, ang nakakatawa ngayon guys, hindi pa nai-introduce yung taking treasury na mangyayari nga dun sa marketplace launch. Tumataas na ngayon yung price ng money dahil sa taas ng demand din siguro, maraming bumibili. Eh alam naman natin na yung supply na nagagamit ngayon is nasa siguro 10 million. Pero ngayon, ang total no, nasa 270 million yun eh. So, kung tutuusin mo, kaya pang tumaas talaga yung market cap, yung value ng Monster Infinite. And then kung tataas man yung price ng money pa, paano ba bababa yung money circulating supply? So kapag nga nagsimula na yung marketplace launch, yung mga users or mga players, i-exchange nila yung money nila to STT. And dahil nga nandun na yun sa liquidity pool ng money to STT, yung iba doon mapupunta na sa staking. It only means na para makip yung valuation pa rin ng Monster Infinite, may tendency talaga na tumaas pa yung price ng money. So ito nga yung example no. So kung meron kang one money na may halaga ng 100 pesos. Example lang to no guys, kasi 200 pesos na yung money ngayon. And yung one Chrono Zero Monster is nasa $100 or 5,000 pesos. Ibig sabihin nun, mabibili mo lang yung isang Chrono Zero Monster sa 50 money. Kung merong 140,000 na Chrono Zero Monster, mabibili mo na yun ng 7 million money. And kung meron ding one team na tatlong Chrono Zero Monster, actually with a 47 players lang na bibili ng isang team, kaya nang ma-wipe out yung circulating supply na ganitong example. Well, actually ngayon yung circulating supply ngayon is nasa 10 million na. So ibig sabihin, medyo directly proportional din yon sa price kung gaano karami yung mga supply na nakikita rin natin. So yung pinaka-catch lang nitong slide na to is kung magsisimula na talaga yung marketplace launching and kakailanganin na talaga ng exchange ng money to STT, asahan natin na mas tataas pa yung price. So variable din sa atin dito or factor din sa atin dito yung time kapag bibili tayo ng mga tokens na to. Pero yung pricing kasi ng mga Monster, so hindi pa natin sure eh kung paano nila makikip yun. Pero ang nakukuha nating information is may mga certain Monster na affordable and then may mga iba pang Monster na syempre kung mas meron ka ring pambili, so you can buy something na mas mataas din siguro yung skills or kung may rarity man yon. And dito naman sa next slide natin, makikita natin dito na yung market cap, which is yung valuation ng Monster Infinite, is hindi pa niya nare-reach yung potential. Gamitin na natin to hanggang sa future, di ba? Habang nandito tayo sa mga stocks, usapan ng stocks or mga investments. So yung market capitalization kasi or market cap, ito yung nagsasabi ng market value of a publicly traded company's outstanding shares. And through this, nagkakaroon din ng mga indicator about the public opinions about the company and then determining factor din siya in some forms of stock valuation. So, ganun siya kahalaga. And yun na yung formula na pinag-usapan natin kanina. And even when you go to the CoinGecko, makikita rin natin dito na merong details about market cap na nasa 2 billion na siya. And then yung prices nasa 200 na. So yung kaninang sample natin na 100 pesos na money and then 7 million na supply, ngayon nasa 10 million supply na yan. And kung i-scroll down lang natin, andito yung sample ng summary nila or insights.
So sa money na nasa 205 pesos sa 24 hour, yung trading volume niya nasa 975,335,329. And yung money price, tumaas siya ng 13.7%, which means na tumaas din talaga yung circulating supply, which is in-expect na rin natin to na mas marami pang mga magiging holders na interesado dun sa game, especially malapit na nga yung launching ng marketplace. Pero yun nga, yung 10 million na money coins ngayon na nasa circulating supply, maliit na portion pa yan ng 270 million na total ng money, okay? So yun, kung gusto nyo pang ma-check to, so pwede naman kayong pumunta dito sa CoinGecko. Ngayon, balik lang tayo dito sa slide na to. Ang gusto lang natin pag-usapan dito is sobrang taas ng possibility na may potential pa si Monsta Infinite. Katulad na lang din ng ibang games like ng Axie Infinity or even kahit hindi sa ganyang scale eh, yung Decentraland. Nasa 28.4 times siya ng Monsta Infinite yung valuation niya. Meaning yung circulating supply times the price. Ganun din sa Yield Guild Games. So nasa 18.9. Ano ba yung familiar sa atin dito? Yung usual na binibigay na example, yung Alice. So nasa 5.68 times siya ng Monsta Infinite. Ang makikita natin dito is yung potential ng growth and based on sa tokenomics, mga burning mechanism, financial mechanism, yung in-game economy or game mechanisms na pinapakita sa atin ni Monsta Infinite, malaking bagay yon para tumaas yung value ng Monsta Infinite, yung the company itself. Titingnan na lang natin kung ano yung mangyayari in the future, di ba? Kasi hindi rin naman natin masasabi and depende pa rin yon kung mai-enjoy ng mga tao yung game kapag ka na-release na siya. Alright? And then, another information din na pwede nating pag-usapan dito is itong pie chart na to, pinapakita lang nito na yung isang strategy nila na oversubscription. So, minake sure nila na distributed pa rin yung mga money sa iba-ibang mga nag-join doon sa mga sales. Makikita nga natin na syempre meron pa rin mga malalaki pero yun yung ginawa nila na approach din para ma-ensure na well-distributed yung money and hindi agad-agad makikita yung mga dumping. Kasi imagine niyo kung meron lang isang wallet dyan na malaking percentage, di ba? And this person decided na mag-take profit na. So, pwede niya na yun ibenta agad. And after a while, pwedeng mag-panic selling na rin yung ibang mga tao. And given na nasa blockchain tayo, yung bumubuhay din talaga sa economy ng mga games natin is when the people are still engaged or they are still believing dun sa potential or sa idea or dun sa mismong game para hindi sila umalis dun, di ba? So, ayan, yun yung data na pinakita sa atin. And then makikita rin natin dito yung mga token release schedule. So, alam naman natin na merong mga money na nire-release last September 16 and then September 23 din, mga related sa pre-sales. September 30 and then the next is October 16. So kapag kung magbenta man yung mga users or mga holders after na makuha nila yan, so doon natin malalaman kung sino pa yung mga talagang naniniwala sa game din na alam mo yun, they can sell hoard yung mga money and kung maging promising talaga yung combination ng mga mechanisms and tokenomics na meron si Monsta Infinite. So tataas at tataas pa rin yun. So sabi lang dito, STT, our in-game currency will be utilized on all spending in Monsta Infinite. Hence, the circulating supply of money will be reduced consistently as STT can only be obtained by exchanging money. There will be more money placed into the staking treasury and the staking rewards will be higher for stakers. So yun, na-anticipate na rin nila yun. And kung nababalitaan nyo rin, di ba yung AXS? Meron din silang mga staking na recently and etong si Monsta Infinite, may impression talaga ako na medyo advanced din sila mag-isip, no? So yun yung approach na gagawin nila diyan instead of i-burn lang nila yon yung governance token nila. So sana naintindihan natin yung mga relationship ng circulating supply and yung price and then yung market cap and sana
magamit natin yon not just for Monza Infinite, even dun sa ibang mga companies na mag-i-invest din tayo. So malaking bagay yon kasi ngayon nakikita rin natin na mayroong mga games na may 1 billion supply, di ba? And medyo malaking supply yon to use within the game, and usually 50% noon, di ba? Ina-allocate nila yon sa game, the rest dun sa mga kailangan sa background nung game. And yon, we can only learn habang nakikita natin tong mga games na to na nagtutuloy-tuloy. Alam ko yung sa Monster Infinite, yung 270 million nila, this is not far from the total supply din na meron sa Axie Infinity. So yun lang. So kung naniniwala tayo sa game na to, let's continue to support the game, and good luck sa mga makakabili ng Monster Infinite na teams. And tingnan natin kung ano yung magiging experience natin for this. Thank you guys for watching, and see you on my next video. Bye!